Feet in the sand with your head underwater, looking for a place to go. At mga kayo, doon sa kapilang channel natin, nandito tayo ngayon sa Katamanan Street Corner Tayoman para i-vlog yung sikat na sikat at legendary na baga dito sa Katamanan. Marami nagko-comment sa atin nito doon sa vlog natin, doon sa may Herbosa. Eh, nagpasama tayo rito kay Kalye Food Vlog. Kayo, no? Oh, subscribe nyo yan, ha? Nagpasama tayo rito para matira naman itong Katamanan. Ito talaga yung mga madalas kino-comment sa atin. Pero parehas naman silang masarap, I think. Kasi ito, marami na talagang kumakain dito. Yung si Herbosa na kinain natin, although last year pa yon, namatay na nga yung nagtitinda ron si ate, condolence sa pamilya. At maraming salamat doon sa mga nag-comment na puntahan nga daw ito sa Katamanan. So, adyan dyan na tayo sa may Katamanan Street Corner Tayoman para tikman ang baga ng Tayoman. Let's go! Pero dito, 2004. Oo. Pero matagal na talaga yung nagtitinda. Matagal na. Sa iba't ibang lugar. Ay, hindi. At dito rin? Mga kapatid ko. Ah, mga kapatid mo. Yung pero nagtinda rin. Ah, doon sa kanto. Pero ikaw dito, since 2004. Nakakailang kilo kayong baga? Sa talaga ngayon. Matumal pa ngayon. Sa ngayon matumal. Pero yung dati niyong pinakamalakas? Puno ito. Ito? Puno. Ubos. Baba. Ano? Nasa 70 yung baga. Pasuyong ako ng ano muna. Isang buo, mga ilang kilo yun? 50. Mga sekwentang kilo dati. Ano? Thanks, Tigem! Shoutout ka muna! Oh, shoutout sa'yo, Tito Joe! Solid talaga ako! Joe! Shoutout, naka-chempo! Binigyan ko na ano yan, pera! Pera! Stigem pala, Stigem! Ingat, ingat! Shoutout sa inyo! Ayun na, mga pamangkin, ha? Yung mga nagko-comment sa atin, napuntahan natin itong titilang baga dito sa Katamanan. So, yun eh. Nakainta ma rin! Lapit lang, oh! Baga ng tundo. Baga ng tundo. Baga ng tundo. Baka mapansagal ka na. Baga ng tundo. Nanay. Kaya pangalan na yun? Deli Garcia. Deli Garcia. Siya ang may-ari ng baga. Since 2004. Single ako. Single. Single, brad. Single. Sumo ba? 2004 nagtitinda si nanay ng baga. Pamangkin niya si kuya. Siya yung maganda yung strategy nila. Si kuya yung nagluluto. Sila tita naman yung nagtutusok kasi marami order eh. No? Sa kailangan daw nakatusok kasi meron mga mababait na nanduduga pa. Ibis na sakto na lang. Sumisipat pa ng bigla. 5 piso lang. Isang stick. Mura-mura. Paragaan niyo pala yung pagtunta kasi eto, mabilis na maubos. Usually, na-stress. Usually, alas 3 hanggang sa maubos. Pero syempre, di mo masasabi yung dagsa ng tao kung marami pa. Oh. Basta hanggang sa maubos. Magkano to? 5 piso isang stick. Magkano to? 25, no? Ito. 5 piso kasi isang stick, 3 piraso naman. So ito binili namin, 25. Ito yung sibuyas, panalo. Manali ngayon. Ito may silip pa. Inamoy. King inamoy.
masarap, ha? Pinang kutse. Masarap. Lalo na, pag maraming sibuya. Maraming ito sibuya sa'yo. Mahalap, mapamang kayo. Marabi. Legit. Siyempre sa amin nila napanood dito. Kaya pala marami nagko-comment dito. Ito nga nag-abroad na nga eh. Napuntahan ko na. Huwag na kayo magtampo. Pamangkin si Grabe, sobrang sarap din nung baga dito sa may Katamanan. Tama nga yung Katamanan Street. Tama nga yung sinasabi at kinu-comment sa atin ng mga pamangkin natin doon sa video na dati na vlog natin. Sobrang solid quality rin dito. Kaya tita, yung baga. Tapos isang buong silang hilera dito sa may Katamanan. Marami rin silang titinda rito ng mga street food. Tulad na lang neto si nanay na inihaw ng kamatis. Ay, kamatis. Mais. Magkano pinakamura? 30 ang pinakamurang ihaw na mais nila. Oh, yan yung classic. So dalawa yung pwedeng luto kasi sa ano eh, sa mais eh, isang ihaw saka yung isang alaga. So meron yan at meron pa mga kwek-kwek doon sa diretso. So pwede rin siya matatawag na Kepali kung tawagin. Parang i-Sernosa. Pero syempre, eat at your own risk. Yun lang naman eh, I'm sure marami naman magko-comment dyan na kesyo ganyan, kesyo ganun. Eh, ganun talaga eh, marami talagang sinasabi ang tao, ang Pinoy. Pero ganun pa man, favorite ko kasi yung mga Manila street food natin. Kaya mga pamangkin at mga kayo, doon sa kabilang channel natin, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Tito ng Ina nyo.